Welcome back to my channel. So today, ito tayo ng Green Hills para bumili ng laptop. Yung nakakamatay na laptop. Dalawang araw kung hindi ako makatulog. Tapos, dinner with friends. Yun lang. So, traffic. Nandito pa rin kami sa tropical. Sinundo kasi namin si Aiden. Ayun o. Ayun. So, patutulog muna ako para pagising nandun na. Ay, ay, ay. Hi guys! So, tapos na kami bumili. Ngayon, kumakain na kami sa may Santoka. Hokkaido ramen. Kung nire-rate yung ramen nila is 10 over 10. Punta kayo sa ano ba daw? Hokkaido ramen. Ramen dito sa may Prominent. Ayun. Prominent? Prominent? Promenade. Promenade ba? Oo. Oh. Yun na yun. Kaya baka may libre. Baka may discount. Hindi pa siya nakakuha ng discount din. Kating-kating ko mo ng discount, no? Palamig lang, you know? Enjoy kayo. Hoy. Artin ito. So, ayun, nakauwi na kami. Dapat mag-inom pa kami, however, since Valentine's Day nga ngayon, Happy New Year! Ang daming tao sa labas. So, yung inuman na lagi namin pinag-inuman, Champak. So, dito na lang kami sa bahay. Kasi, kasama ko lang si Aiden. Tapos, nihintay namin si Pat at saka si Rogelio kasi nagpalit ng sasakyan. Hi guys, so ito yung kinabukasan. Ngayon, pupunta kami ng SM para ibili ng screen protector yung iPad at saka ng case kasi hindi ko magalaw masyado eh. Na ano yung anxiety ko. Ay, nasa SM na kami. Yun, withdraw lang kami. Then, paket na. Nakabili na kami ng tempered glass and back cover na silicone lang for iPad kasi wala sila nung mga cover na gusto ko. So ngayon kakain na lang muna kami and then after this, uwi na kami. Ayun, so katatapos lang namin kumain. Kamusta ka naman? Isug ako sa ramen.
kaka-uwi ko lang ngayon. And nakita ko na yung unboxing. Not, actually, hindi naman siya ganyan unboxing kasi nabuksan ko na siya dun sa store. So, ito na yung laptop. So, bagong-bago siya. As you can see, teka lang, manipis siya kaya ngatangit ako, dahil. So, this one is the MacBook Air M1 chip. Wala pa ako accessories nito. I will do another video once na may accessory na ako nito. Ang price niya SRP is 58,990 and then sa App Store is 54,990. All are in pesos. There is another way para makabili kayo ng mura from PowerMac, which is mag-apply kayo ng educational package. You can search about it. However, upon checking dun sa requirements ng educational package niya, kailangan ng ID and then ang age maximum lang is 25 years old. So, 28 na ako, I cannot apply for that even nag-aaral pa ako. Another one is, nabili namin to sa Mobilizer sa Green Hills. Again, the price is almost the same as in App Store. Actually, no, not App Store. Yung SRP price nga, almost the same. So, just make sure na kapag bibili kayo Apple items, is may nakalaan kayong extra pera for accessories. Kasi ang accessories niya, you need to make sure na, syempre, maganda na yung mabibili nyo and for lifetime na. Kasi nga, di ba, kailangan nila ng mga screen protector and then yung case niya pa. Kasi sobrang nipis lang nitong MacBook Air, guys. And also, I just want to take this opportunity na mag-review dun sa Mobilizer shop na pinagbilan namin sa Green Hill. So, okay naman siya. However, nga lang, yung ating nag-handle sa amin, alam mo yung parang alam niya na nabibili kami, na sigurado na kami bibili kami. So, hindi siya masyadong nag-e-effort mag-sales sa amin. I don't really like that. Kung mapapanood na ng mga Mobilizer sa Green Hills, please make sure na yung mga sales agents nyo or staff nyo dun, even kayo pa yung may-ari, please make an effort to make a sale. Kasi really plus points yon for us customers na alam mo yun, na mapagkatiwalaan yung shop nyo, hindi lang dahil sa maraming buibiling mga vlogger or mga YouTuber, mga ganon, is that plus points rin, syempre, kapag friendly yung mga tao dun sa store nyo. Hindi yung parang, alam mo yun, oh, bumili ka na? Oh, sige, bumili ka na, magbayad ka na. Mga ganon. Huwag sana ma-attitude, huwag sana, medyo rude kasi yung babae nag-handle sa me. I don't really like her. I just focus on buying the item. Medyo makulit rin kasi yung mga kasama ko, yung fiancé ko and then my friends. Kasi we keep on asking for discount. Kasi nga, upon checking those reviews, people who bought from that store, sobrang layo nung amount na nabili ko yung laptop dun sa mga napanood ko. I really have the price in my mind na eto lang magkakaroon ako ng gantong sukli pa. However, hindi ganun na nangyari. I understand business is business. However, just keep being nice even though yung customers nyo is not really, you know, kasi syempre we're buying something na malaking halaga yun rin yung papakawalan namin. Just please keep that in mind also. I have another purchase in Green Hills from Cartier Telecom. This one is the new, yeah, iPad Air 4th Gen. Nag-iisip ako if bibili ako ng Pro 11-inch or Pro 12-inch, which is the M1 chip, para terno ng laptop ko. However, upon checking those reviews rin online, nasa gitna tong Air. Maraming bumabalik sa Air, which is dito sa iPad Air 4th Gen. And this one is 256GB. Pricey na siya. By the way, this one is not brand new. This one is second hand. Kasi ang original price ng 256 is nasa 40 plus. Out of budget na siya. Gusto ko lang talagang i-compact yung binigay sa akin budget ni mama tsaka ni daddy. By the way, hindi ko to binili in my own money. Bigyan ako ng pera ng parents ko buying this one. Going back dun sa iPad Air, chinek ko rin yung serial number nito. And upon checking, legit nga na may gantong item dun sa App Store. One thing na na-notice ko rin dun sa mga pinagbilhan ko ng second hand is that dun sa mga ibang store, not here sa Cartier Telecom. Kasi yung dito yung salesperson dito na si ate is very, very nice. Although hindi siya ganun
Kasi parang, I don't know. Pero hindi siya ganun ka-knowledgeable dun sa mga items sila. Pero ang bait niya. Okay naman siyang kausap, in fairness. Para, syempre, skeptic ka, bibili ka ng second hand eh. Di, yung, kumbaga yung tiwala-wise, di ba? Magdadalawang isip ka talaga kasi second hand yung bibilin mo. So, you need to make sure na yung bibili mo second hand is in good condition pa. And I know naman na hindi naman sila magbibenta ng sira. However, syempre, di ba? Alam mo yun, yung anxiety level ko, tumataas eh. Napansin ko dun sa ibang stores is that when you check the serial number ng mga second hand iPads, ganun, parang ano sila, parang feeling nila mayaban ka whatsoever. Kasi may store kami na nag-check ko yung serial number tapos nagsalita yung babae ng ibang dialect. Feeling yun, di ko siya naintindihan pero naintindihan ko siya. Tapos nasabi niya parang ayabang ko nga daw. Chine-check ko pa kung legit yung item. Siyempre, di ba? You want to make sure na gawa talaga siya sa Apple. Kahit na second hand siya, you just want to make sure na pag tinype mo dun sa yung serial number niya online is gawa siya na Apple. Yun lang naman ang gusto ko about sa warranty or whatsoever. Wala, hindi ko na inaasahan yun. I just want to make sure na naka-register siya sa ad product ng Apple. Yun lang. So, ayun, come to the end of my video. So, thank you very much for watching and I will update a 3 and then 6 month and then 1 year review of my products. Just to make sure na, you know, okay sila and walang problema. By the way, the MacBook Air laptop, sabi ni ate may warranty kasi upon checking yung sa serial number niya, makikita niyo doon yung check, diba? Hindi pa na-open yung warranty niya. So, sabi ni ate, once it's activated daw, ma-open na yung warranty. I don't know about that. Pero hindi naman ako maasa kasi nga sa Green Hills ko siya binili. Pero yun, sabi ni ate. Syempre, ingatan na lang natin yung gamit natin para hindi na lang rin masira, diba? Siya, baby na lang. Thank you very much for watching. And once na nagkaroon, dumating yung mga accessories ko, i-review ko rin yun separately. Yun lang. Bye!